Hello guys, welcome to Albay Homestead. This is RTG. Update tayo dun sa ating alagang kambing. So ito si Moana, siya ay 3 days old. So anak siya ni Sarah. Si Sarah ay isang upgraded na boer na goat. Nabalin natin siya sa isang rancho sa Sorsogon. So yan na, after almost 5 months, nagkaroon na siya ng anak. So ang tatay neto ni Moana ay isang native na itim na kambing, medyo malaki din. Medyo malaki yung hawig ni Moana sa nanay niya. So medyo malakas yung bloodline ni Sarah. So eto guys, ang pagbubuntis ng ating kambing ay inaabot ng 145 days. So, yun guys yung period of gestation ng ating mga kambing. So, during the typhoon, namatay yung ibang kambing natin kasi nasira yung kanilang tahanan. So, ngayon, mag-upgrade ulit tayo ng kanilang mga tirahan. So, umpisa ulit tayo sa pagkakambing kasi dahil nga sa environmental effects, saka sa typhoon, nawala yung ating ibang alaga. So, medyo cute na cute ito si Moana. So, yan. Kikita nyo ang cute-cute niya. May sapatos. Halatang upgraded pa rin yung kanilang lahi. Kasi si Sarah ay 75% na boer. At saka 25% na native. So, medyo malakas pa rin talaga yung dugo ni Sarah ng pagiging boer. So, ang kambing na boer ay inaalagaan para sa karne kasi medyo malalaki itong lahi ng kambing. Meron din isang lahi ng kambing, yung gatasan, which is yung ang lunubian. So, sa atin, ang nakuha nating bloodline ay ito si Sarah. So, ito yung start ng ating upgrading ng ating mga kambing. So, makikita nyo, medyo malikot na ito si Moana. Maga 3 days pa lang siya, pero medyo magaslaw na. So, yan guys. Medyo nakakatuwa rin mag-alaga ng kambing kasi hindi siya masyadong maarte. So, ang pinapakain lang natin sa kanila, ito ay isang... kumakain din sila ng darak. Hinaluan natin ng konting... Madre Agua na hinati-hati. So, yun yung guys yung pagkain ng ating mga kambing. Aside doon, pwede rin siyang pakainin ng mga grass or yung pagkain ng kalabaw at saka baka. So, after 3 months, ito na si Moana. Medyo malaki na siya. So, medyo makulit na. Yan, palaging nakasabay siya sa nanay niya. Nakita pa rin natin yung pagiging boer ng looks niya. So, hindi muna natin sila pinakawalan sa malaking pasabsaban para dito muna sila mag-aliw-aliw sa malapit sa may likod ng ating bahay. So, sa pag-aalaga ng kambing, kailangan natin i-consider na meron talaga silang maayos na bahay or tulugan kasi takot nga sila sa ulan. So, after ng gabi, kailangan nilang bumalik doon sa kanilang mga kulungan or sa kanilang mga bahay. So, since umpisa ulit tayo sa pagkakambing, yan, pinapaayos pa natin yung kanilang bahay. Although, meron na silang temporary na bahay, elevated naman siya sa lupa. So usually ang tirahan ng kambing ay dapat elevated sa lupa ng at least 1 meter or 1.2 pa 1.2 galing sa lupa. So para hindi nila maamoy ang kanilang mga dumi. So guys, after 1 year and 3 months, eto na si Moana ay nagkaroon na rin ng anak. Pinangalan na natin itong si Clara.
So, nagkaroon na tayo ng tatlong kambing. Pero halos magkasabay na nagbuntis si Moana at sa kanyang kanyang nanay na si Sarah. So, yan guys. Ito is, yan. Kung makikita nyo, nanganganak pa lang si Sarah, yung nanay ni Moana. So, ito papangalan natin si Clara. So, para mayroon na tayong Mara Clara sa ating mga kambing. So, ayan guys, kung makikita nyo, inaano pa nyo yung inuna ng kanyang anak na si Mara. So, ayan guys, ilang oras pa lang kapapanganak si Mara. Ayan, medyo mahina pa. Nilalabas pa yung inuna niya. So, hindi natin medyo na-document yung panganak ni Sarah kasi nakita natin is ito, naglalakad na si Mara sa kanyang ano, sa tabi ng kanyang nanay. So, nakita na lang natin yung paglabas ng kanyang inunan. So, yun guys. Sa loob lang ng 1 year and almost 3 months, nagkaroon na tayo ng 4 na kambing. So, ang halaga ng bintahan ng kambing, depende sa bigat, umaabot ng 3,000 hanggang 5,000, depende nga siya sa bigat. So, sa loob ng isang kalahating taon, sa puhunan mo na isang kambing, pwede ka nang kumita ng 3 beses. Dahil sa panganganak niya ng 2 sa isang taon. So, ayan guys, medyo possible siyang negosyo, lalo na kung meron tayong pasabsaban o mga available na mga damo, or pwede rin tayong magtanim ng mga pampakain sa kambing tulad ng madre agua at saka yung grass. So, guys, hope na nakapagbigay kami ng konting informasyon tungkol sa pag-aalaga ng kambing o yung pagpapadami ng kambing. So basically, ang pag-aalaga ng kambing ay pwede siya maging additional income. Iko-convert natin yung mga grass na hindi naman nagagamit into money by raising yung mga ganitong alagang hayop tulad ng kambing. So guys, like and subscribe to Albay Homestead para sa susunod nating update sa ating mga kambing. Thank you.